Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to Itulan, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Hello, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Welcome! Ito na naman po tayo ang ALS Itulay sa hapon pong ito. By the way, nais ko po sanang batiin ang lahat ng mga guro sa buong Pilipinas, lalong-lalo na yung mga nanonood po ngayon. Happy Teacher's Day po sa lahat at sa mga estudyante po natin na habol at manonood po sa araw na ito. Ngayon po, bali ang pagtatapos ng Module 3 ng Life Skills ang ating pag-uusapan. Pero hindi naman ibig sabihin ng pagtatapos hanggang dun lang po. Ito po ay ibig sabihin yung ating pag-uusapan tungkol sa leadership po na ating tinalakay po namin ni Ma'am Marge, which is apat na session po yun po, no? Ngayon po yung pinakahuling session. Welcome po muna sa mga kay Mimi San Jose. Hello Mimi, salamat sa iyong pagtangkilik sa Itulay. Mapapanood din po ninyo kami sa DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, at sa YouTube po, DepEd Philippines, DepEd EdTech, at DepEd TV. Okay po, so simulan na po natin. Ayan, so lagi po tandaan ha, si Tutor Happy, tsaka si Tutor Marge ay tuwing 5 to 6 p.m. po, tuwing Martes po yan. Huwag kakalimutan po ah. Okay, so yan, dito po tayo sa Module 3 Leadership and Teamwork bilang pagpapatuloy. Okay, ngayon pong araw na ito o hapon ang ating pag-uusapan, yung session 4 nga po, which is Task Leadership. Task Leadership Competition, Leadership in Real Workplaces, Review and Application. Doon po sa review and application, tayo po ay may quiz mamaya. Pagkatapos po natin mag-discuss po. So inaasahan po natin na meron po kayo dyang iahandang papel at ballpen po. Ano lang naman, mga 10-item quiz lang naman. Kung talagang kayo po ay nakinig mula po ng simula po ng session po ng leadership, apat na session po ito, kaya kung kayo po ay nanood at nakinig po di sa amin ni Ma'am Marge po, I'm sure naman po na ma-perfect po nyo mamaya ang ating short quiz. Okay po? Yan, ang ating objective for today, demonstrate leadership qualities and skills. Kumbaga parang application na po ito, no? Simula doon sa first day na ating tinalakay tungkol sa leadership, I'm sure marami na po kayong natutunan about sa paano ba maging isang mabuting leader, ano ba magandang leadership qualities ang dapat kong ipamalas. Pero syempre, depende pa rin po yun sa inyo kung saan po kayo mas komportable, kung anong approach po ang inyong nais na gamitin. Okay po? So ngayon po is application. Pero since online po tayo, i-divert natin paano application gagawin natin, paano natin ipapamalas ang ating pagiging leader po sa ating mga kagrupo. Hello po, okay, Imelda Socayang Castro, Mimi San Jose ulit, ayan, salamat po sa inyong panonood.
Okay, happy Teacher's Day ulit. So, ayan, tingnan nyo naman ha. Kahit saan, ang ALS teachers po ay maaaring makapagbigay ng karunungan para sa mga kabataan na nais pong matuto. Flexible po kasi ang ALS. Kahit sa kalye, pwede tayong mag-aral. Hindi naman kinakailangan sa four corners of the wall lang ng school natin. Kahit po sa labas po tayo, ay marami po tayong natutupunan po. Okay po, ang mahalaga naman po kasi yung inyong ma-absorb po na magmumula po sa amin, na i-share po namin sa inyo. Hindi naman sa kahit na ano pa yan, nasa paligid ninyo, ang mahalaga yung inyong matututunan na makukuha po sa amin po. Okay? So, dahil Teacher's Day, meron lang akong katanungan dito, no? Anong bagay o kataga o payo ang di mo malilimutan sa teacher mo at bakit? Teacher's Day celebration po natin. Pa-Teacher's Day celebration po yung aking tanong. Kaya baka sabihin ninyo, ang layo naman ma'am sa topic nyo. Hindi naman. Kasi ang mga teachers din ay leaders, di ba po? So, kayo rin naman po, kahit sino, di ba po? Tingnan ko mga ano ninyo. Yes, happy Teacher's Day po. Same to you, Sir Mark, Edward. Okay po. Okay? So, may mga bagay ba kayong hindi nyo malilimutan sa inyong naging teacher? Halimbawa, yung mga hindi nyo malilimutan mga advice sa kanya? Meron kaya? Okay po. So, okay. So, siguro, isa sa hindi natin malilimutan yung mga teachers na, di ba, no, nakikita natin yan sa iba nating mga estudyante na ako, ay, syempre, share ko na lang po pala yung aking karanasan po bilang guro. Nagkaroon ako ng estudyante na talagang kahus talaga sa buhay, o hikahus po sa buhay, no. As in, talagang sabihin na natin, hindi siya nakakakain sa tamang oras. So, pero ano siya, willing siyang matutong makapagtapos ng pag-aaral at matuto po. So, minsan, pagka ako'y magme-merienda during break time sa school namin, dinadamay ko na siya. O, nililibre-libre ko na siya. Pero hindi naman lagi, di ba po? Pero sa kabilang banda po, nakuha ko rin naman sa kanya na talaga namang hindi naman talaga mapagkakaila po talagang hikaus talaga siya. So, kumbaga sabihin na natin tayo mga teachers ay nagbabahagi ng kung anong meron po tayo sa mga talagang walang-wala pero nais pong matuto at nais makatapos ang pag-aaral. Lalo na po sa ALS, di ba po? Kaya nga po sila nag-ALS, yung iba ay natigil dahil na walang pantustos sa pag-aaral. Iba naman walang baon, walang pamasahe, minsan tayo pa nagbibigay po, di ba? So, yun yung mga ilan lang naman sa mga binanggit ko po. Ang sa palagay ko ay hindi ninyo malilimutan sa inyong mga naging guro or kung kayo naman po ay mga teacher, anong mga bagay ang inyong naibahagi sa isang learner ninyo na tumatak sa kanya yun. Actually, yung learner na kinukwento ko po sa inyo ay nakapag-abroad na po. Hindi raw niya malilimutan yung pagtulong ko sa kanya kasi pumapasok siya ng gutom. Kaya yung malaking bagay na raw po talaga yung naitutulong ko sa kanya na nililibre ko siya ng lunch, merienda, yan. Okay po? So, ang bilis lang. Okay. Ang aking guro ay laging makinig, huwag titigil, mangarap, tama, at magtiwala sa sarili. Okay po. Minsan po, mga kapatid, yung teachers, tayo po mga guro ang kanilang iniidolo po, di ba, ng ating mga tinuturuan. Okay po? So, tayo po ay mag-review para mabalik tanaw ninyo o mabalik alaala ninyo kung ano po ang ating mga natutunan nung nakaraan. Last time po, pinaliwanag ni Ma'am Marge ang tungkol sa decision making. Paano ba tayo magde-decision making o gagawa ng isang decision na kung saan magiging applicable sa lahat ng miyembro, di ba po, na hawak ninyo o team
O team group, di ba? So, meron lang akong pinost dito na nakikita nyo po sa inyong screen na dapat daw ay real. Ano ba ibig sabihin ng real? O real, real, pwede rin. Realistic, effective, acceptable, and logical. Dapat daw pag tayo nagde-desisyon ay, kumbaga, makatotohanan, dapat epektibo o applicable po. Diba? Tsaka, kumbaga, eh, sabihin na nating naaayong ba para sa lahat, di ba po? Okay po? So, yan po ang ating nakaraan na natutunan po kay Ma'am Marge tungkol sa paano ba yung step-by-step procedure ng pagde-decision-making po. Okay. So, roles of the leader, dapat tayo ay positibo lamang po, no? Kasi kung ano po tayo sa ating mga members, nahahawa kasi sila eh. Kung positibo kang leader, ganun din yung mga members mo. Parang na-encourage nyo silang maging positive lang po, di ba po? Hindi naman may iwasan talaga yung may mga problema sa grupo o sa team. Pero ang masasabi ko po doon, ang maibabahagi ko po sa inyo, oo, nandun ngayon, minsan may problema tayo sa grupo o sa kagrupo natin o sa ka-team natin, pero huwag tayo doon mag-focus sa mag-focus lang kumbaga sa problema, kundi bagkos ay isipin natin ano ba ang solusyon dapat doon sa problema. Pag-usapan, hindi yung parang lalo pa nating palalaki, no, 'di ba, yung problema. Paliitin natin, 'di ba? As in maupo, pag-usapan, makinig sa bawat isa, magdiskusyon, 'di ba po? So sabi rito, ang positive leadership daw po ay provide a vision, establish effective organizational structure and communication protocols, be an effective role model, inspire and motivate, delegate and empower, effective time management. Okay, so sisimplihan na lang po natin yung mga yan po, no? So dapat ang isang leader may vision. Sabi nga, dapat daw tayo ay visionary. Hindi pa nangyayari, pero isipin mo na kung anong gusto mong mangyari sa grupo mo o sa team mo. Di ba po? Okay. So kung nais po ninyong mag-share po ng inyong mga thoughts po, ah, pwede naman po at ibabasahin po natin dito. Okay po, Happy Teachers Day din po, Gwendolyn Unias. Salamat po sa inyong panonood ngayong araw. Okay po, so dapat ang isang leader, sabi nga, yung hindi ka lang yung parang magbibisualize, yung hindi lang yung parang gumagawa ka o nagtatrabaho ka at present. Bagkos, yung ahead of time, yung ano ba gusto mong mangyari, di ba, sa atin, sa grupo natin. Dapat nabibision mo na. Para bang hinahanda mo na yung ano, yung mga daan. Kung saan yung mga dapat ninyong gawin, saan ba, ano ba yung dapat unahin. Dapat organized, di ba? Para sa ganun eh, ma-attain natin yung goal natin na minimiti na kung saan dapat eh, by next year, ganito tayo, o ma-promote, o whatever, di ba po? Hindi naman po pwede kasing basta-basta ganyan lang. O dapat yung team natin, ha, magkaroon ng award. Congratulations nga po pala, singit ko lang sa mga nanalo po, lalo na po kay Ma'am Noreen. Congratulations po ulit, ma'am, at sa mga nominee po. Ang gagaling po ninyo, kayo po ang aming tinutularan sa ngayon po, no? Okay po, so establish effective organizational structure. Ibig sabihin yan, hindi naman po pwede leader lang ang gagalaw o kikilos sa isang team. Di ba po dapat eh, kumbaga merong division of labor na tinatawag. Tulad ng diniscuss po natin nung nakaraan po, na hindi naman puro si leader lang dapat. Dapat pati si member, eh may bahagi din siya sa grupo po. Di ba po na kung saan, para maging magaan po lahat kay leader. Para maging magaan lang din po sa buong grupo, di ba? Lahat nagtutulungan. Okay po, may kanya-kanya silang assignment, may kanya-kanyang trabaho po sa isa't isa para mabilis po matapos. Kasi kung iaasa lang po sa isang tao lang dahil siya lang masipag, o gawin mo yan, ikaw na magganito, ikaw na magganyan, ikaw na magpromote, ikaw na everything, ikaw na, kahit ba sabihin pa natin, napakasipag ng taong yan, eh hindi naman po niya kakayanin sa oras po niya yun. Napakadami nating members sa isang team o grupo. Pag yan po ay binigay natin, as a leader, kung kayo po yung leader, pag binigay niyo po yung mga assignment na yan sa bawat isa pong tao o member niyo, madali po kayo makakatapos ng inyong gawain.
Okay po, effective role model. Ayan po, ah, hindi tayo boss sa tandaan po ninyo. Tayo ay role model saan? Hindi yung pag sinabing role model, talaga magmo-model ka lang. Dahil kasi ikaw yung nasa power, ikaw yung boss. No? Hindi naman yung sa ganun po. So, ibig sabihin, sabi nga, di ba, medyo mag-share lang ako ng parang galing sa Bible po. No? Sabi nga, ang nagpapakataas ay ibababa, ang nagpapakababa ay itataas. Gusto ko lang sabihin sa inyo, bakit po sinabi yung, kasi di ba, as a leader, hindi ka dapat magmataas over your members. Hindi kaya nga leader eh. Pag sinabing leader, L-E-A-D, to lead. Ikaw ang tagagabay lang ng iyong mga member. Pero pare-pareho kayo ng level. Pare-pareho kayong member. Ikaw lang ang mag-guide. Hindi naman porket sinabing leader eh, parang ikaw na lang, lahat na lang sa'yo yung papuri, lahat na lang, ikaw ang mag-decision, everything, mga ganun ba? Okay po? Okay. So, inspire and motivate means, as a leader, pansinin mo naman yung mga ibang mong member na nagsusumikap. Okay, minsan, di ba, gaya na sinabi ko nakaraan, no? Konting tap naman dyan. Uy, ang husay mo, improve mo pa yan. Huwag mo sasabihin na, hindi ko nagustuhan yung performance mo nakaraan. Hindi ganun eh. Kasi pagka ganun ang impact po, ang dating po sa ating mga ka-member o ka-grupo, hindi na siya mag, kumbaga parang, hindi na siya mag, hindi mo siya na motivate na mag, ano pa, kumbaga ilabas pa niya yung galing niya, kundi kasi parang na, kumbaga na bad trip, di ba? So, dapat, more on positive tayo. Sabi nga eh, di ba, nakaka-inspire din yun. Oy, okay yung ginawa mo kanina, yung performance mo. Improve mo pa yan, much better, yan. Basta laging magaganda ang sasabihin po natin. Baka naman sabihin ng iba sa inyo, hindi naman maiiwasan na may magkamali. Oo, nandun na tayo, wala namang perfecto po no, na member o leader. Pero, wag na lang palakihin, ito'y napag-uusapan naman po. Okay po, sharing of ideas lang at whatever. Effective time management. Dito po sa time management, medyo yan ang madalas po na nagiging problema sa isang grupo o sa isang team. Okay po, o sa isang opisina. Yun nga, lalo yung pagsasubmit ng mga reports, di ba po? Ibig sabihin ng time management, dapat balansin mo lang yung oras. Yun lang naman po. Okay, pag-usapan natin ito. Naniniwala ba kayo na lahat tayo ay maaaring maging isang leader o pinuno? Naniniwala po ba kayo doon? O talagang sabi nga nila meron lang gifted. Kumbaga pinanganak na siyang talagang meron siyang leadership qualities. Okay po? Lahat po tayo ay maaaring maging leader. Sa totoo lang po. Minsan, merong mga mahihain lang dyan, pero meron palang ibubuga na kagalingan sa kanilang sarili. Na kung saan hindi lang nila nadidiskubre na may angkin pala silang kakayahan na mamuno po. Diba po? So, hindi naman natin sinasabi na merong nga ibang leader, nagli-leader-leaderan, pero wala kung yung ibig sabihin sa mga small groups, nagli-leader-leaderan, pero hindi naman magulo yung grupo ni mga members niya, hindi niya nasusubaybayan po ng maayos. So, I think there is something lacking lang naman po na technique upang maging maayos po ang team. Di ba po? Dapat lang siguro communication. Yun po, importante doon So, sagutin natin ito. Kung kayo po ay naging leader na, anong uri na leader ka? Wala share po. Nais po bang mag-share sa inyo? Remember, ayan po. Ito po ay na-discuss ni Ma'am Marge nung unang-una po natin sa life skills. Meron po tayong apat na klase ng pamumuno o leader o leadership style. Una, tinatawag na authoritarian. Identifies problem and possible solution.
chooses solutions and assigns roles. Okay? No participation in decision making by others. So, ibig sabihin, siya na lang lagi. Siya nagde-decision lahat, siya na siya. Eh, kasi nga, feeling niya, kaya niya eh, di ba? Siya lahat, didikta na lang niya, gagawin mo. Hindi na lang, hindi, kasi mayroong ibang leader tulad ng iba, tulad nito, in consulting. Yan, presents problem to group and asks for ideas on how to solve it. Selects option group once. So, yung consulting po, ito yung tipong leader na kung ikaw ito, parang nire-review ko lang po kayo actually, no? Tapos may quiz tayo mamaya. Yung consulting po, sila yung type of leaders na kapag sila ay merong, kapag siya ay meron siyang nais iparating sa kanyang grupo na desisyon, hindi niya ito sinasarili. Sasabihin niya siguro sa inyo, o tingnan niyo itong ano, ilalatag niya sa inyo. Tingnan niyo nga itong plano ko, okay ba itong plano ko? Ano masasabi ninyo? Kung may masasabi kayo sa plano na nais niyong baguhin, pwede naman po. So, ibig sabihin, hinahayaan niya yung mga members niya na mag-share ng ideas po. Hindi lang puro siya ng siya. Yun yung consulting. Joining naman, participates as another group member. Okay po, Sir Mark Edward, babasahin ko po, sabi niya, lahat tayo po ay may potensyal na maging leader. Ngunit, isa-isip pa rin ang tamang disiplina at wastong layunin mo. Tama? Kapag ikaw na ang namumuno. Tama po, Sir Mark. No? So, lahat po ng leader, siguro dapat talaga mayroong goal, may layunin ka. Ba't ka ba naging leader? Ba't ba gusto mong maging leader? Di ba? Nag-leader ka ba parang para lang sumikat? Ganun ba? Nag-leader ka ba para talaga maibahagi mo ang iyong kaalaman sa iyong mga kakilala o mga kaibigan? Something like that. Okay po. So joining means na kung saan yung grupo ninyo, parang kukuha ka ng idea sa kabila pang group. Okay, participates as another group member, tends to guide rather than rule. Yan ha, take note. Tends to guide rather than rule. Okay, gabay. Ang mga leader po ay gabay lamang po. Hindi ka mag-rule, no? Parang ano, di ba? Pag sinabing rule, iba na yon. Parang ano yun, Diyos ka ba para i-over ka mo yung mga members mo? Hindi naman po. Sabi nga tagapastol ka. Okay? So, persuading makes decision without consulting others, but convinces them why she or he made that decision. Okay, si persuading, medyo pareho din yan yung authoritarian. Siya lahat nag-decide, siya lahat nagpa-plano. Pero, ang maganda lang kay persuading kasi, sinasabi niya bakit yun ang naging plano niya. Aalam niya sa kanyang mga kagrupo, na kasi kaya ganito ginawa ko, dahil ganito, magiging ganito. Yun, something like that. Pag authoritarian kasi as in wala po talaga eh. Authoritarian, parang bossy po ang dating niyan. Okay po? So next, ayan ang mga leadership styles. Okay. So hello po pala sa aming SDO Manila Division Superintendent, kay Ma'am Maria Magdalena Lim. At saka po sa aking punong grupo sa Chedoro Yanco po sa Manila, kay Dr. Rubio po. Hi po, sir. At sa mga kaguruan po ng Yanco. By the way po, yung mga co-teachers ko po sa Yanco Elementary School po sa Manila ay nagpa-follow po dito sa ating E2Live. Okay po? So, as a leader, how do you deal with challenges? Okay. As a leader, how do you deal with challenges? Siguro sa mga susunod na araw, no, yung mga hindi nakapanood po ngayon na mapapanood po nila itong episode natin ngayon sa mga susunod na araw, makakapag-share sila ng ating mga ng mga sagot po dito sa ating mga katanungan. Okay po? So, hindi maiiwasan na minsan may dumarating na challenges, di ba po? So, paano ginagawa niyong ano po?
bawa mag-save tayo ng ano, kunyari may ano, o ganito na lang, anong challenge ang usually na na-experience nyo po? Okay, halimbawa, isip tayo ng example, like, pagpalagay natin, kunyari, need natin ng budget para sa pagpapaprint ng mga modules. Yun po na lang ang naisip ko na, ano na sitwasyon. So, paano gagawin natin upang makapag-print tayo ng modules? Yan kasi ang common po talaga sa mga teachers, no? Yung iba po, yan ang problema. So, halimbawa, nasira yung printer. Printer natin sa atin, sa school natin, o sa grupo natin. Paano kaya tayo makapag-print niyan? Tulad niyan, meron tayong mga learners na talagang ikaw sa buhay, hindi kaya mag-online class. Di ba po? So, yun, isa yun sa mga challenges. Plus yung mga wifi signal, mahina. Magtuturo ka. Tapos, o kaya magwe-webinar ka. Di ba? Sa mga kagrupo mo, na mga teachers. Pero, yung signal, wala. So, sabi nga nila, dapat daw lagi kang may plan A at plan B. Tandaan niyo po ha, natutunan po natin kay Ma'am Marge nakaraan na yung paano't pa tayo, sorry, ako'y pinabubulol kasi marami po akong naiisip na ideas. Ibig ko po sabihin, natutunan po natin nakaraan kay Ma'am Marge paano tayo mag-decision making, di ba po? So, tandaan po ninyo ha, lagi tayong may plan A at plan B. Lagi yan. Okay, next tayo. How do you help your team solve task-related problems? How do you help your team solve task-related problems? Okay, so paano ginagawa natin upang masolusyunan ito? I think yung sabi kong example kanina maaring anong gagawin natin kung ganyan nasira yung printer, di tayo makapag-print, tapos yung mga learners natin, yung mga problema. So, ano kaya? Yes, give suggestions. Miss Monique Abigail, sabi nyo nga po, give suggestion po, no? So, as a leader, dapat bang pakinggan po rin ang mga suggestion ng mga members? O sasabihin niya na ako na lang bahala. Minsan po, di ba, may leader na gano'n na sasabihin niya, ako na bahala. Ganyan. So, dapat po talaga na pakinggan natin na sa leader ang mga suggestion ng ating mga kagrupo po. Okay po? Next, how do you help your employees improve their quality of work? I think nasabi ko na po to ng nakaraan tsaka kanina, para ma-improve ang kanilang quality of work, huwag kayong leader na nasa cubicle ka lang o nasa loob ka lang ng opisina mo, ikot-ikot din. Diba? Sabi nga, ikot-ikot din pag may time. Tingnan mo rin mga members mo. Kung sila ba yung nagtatrabaho, yung mga empleyado mo. Diba? So, minsan nga, may mga empleyado na gaya na sinasabi ko nga po lagi na kailangan din ng pansin. Diba? Kailangan mapansin ng kanilang mga gawa. Minsan dyan kundi yung papapansinin, hindi pa mag-effort, di ba? Mag-extend ng, yung hindi pa siya mag-excel ng kanyang effort. Dahil need lang nila na dapat may makapansin ng kanilang talento at galing. Okay po? Yan. So, tsaka yung, halimbawa naman, paano po, bibigyan kayo ng challenge. Halimbawa, nagkaroon kayo ng tampuhan. Tampuhan talaga, ng inyong ka-member. Nagkaroon ng misunderstanding. Ano po kaya ang mabuting gawin po ni leader? Any suggestion po? Bababasa po natin yan sa susunod na mga araw, yung mga manonood po ng ating episode ngayon. Mapapanood nila yan sa susunod. Makikita na rin kanilang mga suggestion po. Okay? Pag-usapan po. Okay, according kay Monique Abigail, kay Ma'am Monique, pag-usapan daw. Okay.
Tama po yun, ma'am. Okay, maganda yung aking mga katanungan dito, no? What is the most important thing you have learned as a leader? Yan. Tayo po ba ay may natututunan sa ating mga kagrupo din minsan? O puro na lang si member ang natututo sa leader niya? Puro tayo tanong, no? Anyway, parang sort of preview na rin po ito sa inyo. Yan. So tayo po ay magku-quiz na. Ihanda na po ninyo ang inyong papel at saka ballpen po, no? Ito po ay 10-item quiz. Okay. Are you ready? Naka-ready na po ba yung ballpen nyo at saka papel? Pwede rin po tayo sumagot sa ano, chat box. Okay, number one. Lagi dapat magpasyang mag-isa ang mga pinuno nang walang sinasangguning ibang hindi pinuno. A, tama. B, mali. Okay po. Ang tamang sagot ay mali. Hindi po dapat laging gano'n na magpapasyakay mag-isa. Okay, sabi nga nila, two heads are better than one. Okay, maaari yung idea mo ay hindi pa sapat na kung saan yung member mo, mapupunuan niya yun, mapupunuan. Okay, ay, ay. Okay po. Okay, number two. Ang mahuhusay na pinuno ay A, malikhain, B, may kumpiyansa sa sarili o self-confidence, C, nakikibagay, letter D, may positibong ugali, at letter E, lahat ng nabanggit. Lahat po ba yan ay quality ng mahuhusay na pinuno? Okay po. The answer is lahat ng nabanggit po. Okay, dako po tayo sa number 3. Kailangan pumili ng isang pinuno ng isang paraan ng pamumuno at lagi itong sundin. Authoritarian, nangihikayat, sumasangguni o nakikilahok. A, tama. B, mali. Okay po, mali. Ang lahat po ay may karapatan din namang magsangguni ng kalang mga suggestion o idea. Ay, okay, Monique. Letter B, tama ka. Mm-hmm. Thank you po sa inyong pakikibahagi ngayon. Yan, sa susunod po ay mas marami pa tayong tatalakayin. Okay po, number 4 tayo. Kapag may pinasasagutan o pinagagawa, A, ulitin ang tanong. B, tanungin kung malinaw ba ang tanong. C, hilingin sa isang taong ulitin ang tanong gamit ang sarili nilang mga salita. At letter D, lahat ng nabanggit. Letter E, wala sa nabanggit. Pag may pinagagawa ba sa inyo, ang mga leader nyo, uulitin ba ang tanong? Tanungin ba kung malinaw ba ang tanong? Minsan, no, pag nagsasuggest tayo as a leader, no, sasabihin natin sa ating mga kagrupo o kamiyembro, naintindihan mo ba? Naunawaan mo ba? Ano huling sinabi ko? Yung mga ganun, di ba? Okay po, the answer is lahat. Ayan. Okay po. Miss Monique? Okay, sige po. Number 5, para maging matagumpay, kailangan ng mga grupo ng A, magkakaibigan layunin, B, malabong mga tungkulin at gawain, C, mapagtiwalang ugnayan
ng mga kasapi ng grupo. Letter D, lahat ng nabanggit. At letter E, wala sa nabanggit. Okay. So, letter C. Mapagtiwalang ugnayan ng mga kasapi ng grupo. Take note yan. Number 6. Tama po, Miss Monique. Okay. Number 6, para makabuo ng diwa ng pagkakaisa sa isang grupo, yung tinatawag na cooperation. Lumikha ng iisang layunin at siguraduhin nararamdaman ng lahat ng kasapi mayroon silang mayaambag. O na mayroon silang mayaambag. A, tama. B, mali. Okay, tama ang kasagutan. Number 7. Kasama sa mga hakbang sa paglutas ng problema ang A, pagkilala sa problema at pagkuha ng mas maraming impormasyon. B, pagkalap ng mga ideya kung paano lutasin ang problema. Okay. C, pagpili, pagsasagawa at pagsuri sa solusyon. At letter E. Okay, letter D. Lahat ng nabanggit. At letter E, wala sa nabanggit. Ano po kaya, Miss Monique? Okay po, D, lahat ng nabanggit. Number 8 na po, namumuno ka. Okay po, namumuno ka ng isang, okay? Thank you, Miss Roque, Sir Roque Haliki. Tama po ba? Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ng DepEd Itulay. Welcome po. Number 8, namumuno ka ng isang grupong humaharap sa isang gawain mas mahirap kaysa inasahan. So dapat daw, A, sumuko ka na para hindi na makapagsayang ng mahalagang oras. B, makinig lamang sa mga kasapi ng grupong sumasang-ayon sa mga opinyon mo. C, magpanatili ng positibong ugali at hikayatin ang pakikilahok ng iba. At letter D, magtuon sa iisang solusyon. Happy Teacher's Day po sa mga kaguruan ng Yanko Elementary School at ng iba pa pong mga divisions. Yan. Okay, according kay Sir Roque, C daw. Tama. Tama po kayo. Letter C, magpanatili ng positibong ugali at hikayatin ang pakikilahok ng iba. Okay po. Number 9, ang matatawag lang na tunay na pinuno ay yung mga sikat. Okay. So, letter A, totoo. At letter B, mali. According kay Sir Mark Edward, letter C daw. Ayun kanina po iyan, sir. Okay, number 9 na tayo. Okay. Okay, tingnan po natin. Ayan, tama po kayo. B, mali. Gaya na sinabi po natin kanina, as a leader, kayo po ay tagagabay. Maggagabay po kayo ng inyong mga membro. Hindi para sumikat, kundi para tumulong, di ba? Mag-share na inyong mga kakayahan at knowledge. And last number po, number 10, ang pagtataguyod ng pagkakaisa sa isang grupo ay nangangahulugang hihikayatin ang mga taong maging bukas sa mga ideya ng iba o yung tinatawag natin mga open mind, no?
Okay, bukas ang mga opinion nila. A, tama. B, mali. Habang nag-iisip po kayo dyan, ha, yung mga manonood po nitong ating episode po sa mga susunod na araw, kahit hindi po tayo live, ay pwede naman po kayong sumagot muli. Pwede pa po kayong sumagot sa chat box. Mababasa naman po natin din yun kung ano po yung inyong mga opinion regarding po sa naging topic po natin today. Okay po, according kay Ms. Monique, letter A daw. Tingnan nga po natin. Tama. Tama po. Okay? So, ilan kaya nakuha ninyo? Just be honest, sabay ganun eh, no? Kung nakakuha po kayo ng perfect score, pwede nyo i-type dyan sa chat box. Or tahimik na lang. Sabay ganun eh, no? Parang hindi obvious, hindi naman. Kundi, ito po actually, yung mga modules po ng life skills, hindi naman siya yung sasabihin mong exam talaga. Kundi ito po ay mga assessment na tinatawag. Diba, sabi nga po nung iba, bakit yung mga module, may mga tamang sagot na sa likod, diba, na balitaan po natin yun, diba po? Actually kasi po, ang mga modules po, ay hindi naman siya talaga ginawa para as a quiz. Ginawa po siya bilang assessment. Pag sinabing assessment, si learner, parang i-assess niya yung sarili niya. Kumbaga, pag sinabing, yung parang may measure niya, yung susukatin niyang kanyang kaalaman kung, kumbaga, 50% na ba ng module ang kanyang nauunawaan o one-fourth pa lang o alam na niya lahat yung module, yung mga competency po doon na nakasulat. Yung po ang purpose ng module. Hindi po siya quiz, ha? Kaya sasabihin ng iba, may quiz-quiz pa eh, may correct answer din naman sa likod. Tandaan niyo po, ha, ang module po ay hindi ginawa para quiz, kundi siya ay ginawa upang masukat ng learner ang kanyang level na kakayahan kung naunawaan na ba niya ang module, yung kabuuan ng module po. Okay po? So, I think hanggang dito lang po muna tayo, no? Magkikita-kita po tayo muli sa susunod na Martes po with Ma'am March. Susunod po ang ating ALS Junior High School po. Laging tatandaan po natin, ha? Sa ALS, may pag-asa. Maraming salamat. Maraming salamat po. Happy Teacher's Day. Huwag po kayong aalis, may susunod pa po sa akin. ALS Learner JC is a proof that life offers second chances. Nagkakamali pero naitatama. At patuloy tayo to dream, set our goals, work hard for it, stick to it until we reach the success and the happiness that we hope for. Ako po muli si Sir A, ang inyong ALS coach, dito lang sa Alternative Learning System sa DepEd TV. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!